Para po ma-prepare tayo para sa ating pong night of prayer. So, tayo po tumayo lahat, mabigyan ng parangal ang salita ng Diyos matatagpuan in 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray without ceasing. Maraming salamat o Diyos sa maliit na bahagi, Panginoon, ng iyong salita na aming pong nabasa sa gabing ito. Maliit man ito, O Diyos, but then, Father God, that your Holy Spirit teach us tonight on how we could pray continually. Amen. Para sa ganun, Lord, hindi mapapatid ang aming pong pananalangin at pag-communicate sa iyo at nang maturuan kami, Panginoon, ang kahalagahan ng ganitong klase ng pananalangin. Amen. Nawa, O Diyos, iyo pong kasihan ng iyong banal na Espiritu ang siyang mangusap sa bawat puso kung magitna ka, Panginoon, sa aming pong kalagitnaan upang ikaw lamang siyang maitaas. Less of me and more of you. Hallelujah. Amen. Thank you and we give glory to you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 So, may mga problema? Amen. Tama. Sapagkat kung wala ka lang pinong problema, hindi ka nalalago. Amen. Oh, you see? Now, night of prayer. Pray without ceasing. Ang ating pong pag-aralan sa gabing ito ay itong limang puntos na ito. And pinigyan ko po ng title, Pray in Every Breath. Amen. Diba? Parang, nung bago akong mananampalataya, sabi ko ay parang napaka-imposible naman ang pray without ceasing na iyan. Paano mangyayaring sa bawat minuto ng iyong buhay ay nananalangin ka? Diba? Pray without ceasing, sabi ng 1 Thessalonians 5:17. And then kahit na doon sa iba pang mga saling, mga transliteration, pray continually, pray without never stopping, yung mga ganon, talagang hindi napapatid na panalangin, parang napaka-imposible. But as we go on our prayer life, para palang pray in every breath. Amen. Habang nag-inhale ka, nag-exhale ka, inhale, exhale, nananalangin ang isang Kristiyano. Paanong mangyayari ang bagay na iyan kung ang iniisip mo, ibang tao, kung paano mo sila sisiraan? Diba? O kaya kung ano ang magiging imahe mo sa ibang tao? Kung yun ang mga iniisip mo, talagang imposibleng mananalangin ka ng minuminuto sa iyong buhay. Diba? Kaya nga, nung napag-aralan natin kahapon na we need to love the Lord with all our heart, with all our soul, with all our mind. Na kapag ka laging nakikipag-commune ka sa Panginoong lumikas sa iyo, mawawalan ka ng time para mag-chismis. Mawawalan ka ng time para mag-isip na kung ano-ano man. Idle minds, sabi nga, di ba? Ano yung pagkakasabi sa idiom na yung idle minds is the... Workshop of the devil. Diba? Kaya kailangan na imbes na ang pakaisipin mo ay kung ano ang iyong kakainin mamaya o bukas, sabi nga niya, diba? Huwag niyo nang isipin ang mga iyon. Diba? Now, prayer, as we have already established, ito ay yung communication, constant communication. Hindi siya unilateral, hindi siya one way, kundi ito yung two-way communication mo sa Diyos na lumikha sa iyo. Amen. Amen. So, while you are praying, you do not need only to be praying from one side of the end na hindi naman nakikinig sa Diyos. Now, while we are praying, let us pray in every breath. Amen. Number one, sabi niya dito, prayer ay... Everything begins with prayer. At may naisip akong ilagay dito na the size of our prayer determines the size of vision. Maliit na prayer, maliit na result. Diba? Sabagkat sabi ng James chapter 5:16, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Amen. Kaya kung kakaunti pala ang resultang nakukuha mo doon sa Diyos na pinakamayaman, kakaunti ka manalangin. Amen. Diba? Now, again, sabi nga sa Korea, doon sa nag-establish ng church na Ate M sa Isabela, our Korean minister, sabi niya, we spend the whole night praying. Kahit na yung mga bata, mga youth, na amin pong kasama, sabi niya, ay from 8 o'clock hanggang sa magdamag na pananalangin,
Meron bang nakakaya ng ganun sa atin? Diyos ko, ang prayer meeting nga natin, ang intercessory prayer at NOP natin, isa kalahating oras lang, mas marami pa yung oras ng pagkain ng pansit. Diba? But then again, prayer, everything begins with prayer. Maalala po ninyo yung awitin na One Way. Sige nga. Kasi parang ang tema lang ng One Way sa ating utak kapag inaawit natin ay One Way, Jesus is the way, the truth, and the life. But those first two stanzas is about prayer. Sabi niya, I lay my life down at your feet. Because you're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times, it's you I seek. I put you first. That's all I need. I humble all my all to you. Parang ang nakikita lang natin dun sa awitin na yun ay yung One Way, He is the way, the truth, and the life. Pero yung first two instances is about prayer. It's about putting everything in prayer. Amen. First. Hindi yung last resort ang prayer na kung meron kang pangangailangan, una tinahanap mo yung nagpapa-5-6. Maraming ganyan. Maraming mga examples na inuuna natin ang ating kakayanan kesa sa manalangin. Jesus, sabi nga niya, ang Panginoong Jesus, lahat ng kanyang ginawa muna bago niya gawin, nananalangin. And Jesus went to solitude places. Yung ilang or walang nakaka-isturbo sa kanya. Kaya nga sabi nga niya, kung manalangin kayo, i-close ninyo ang inyong mga pintuan na walang nakakakita sa iyo so that your Father who sees you in secret will reward you. Sabi pa niya sa mga susunod na mga verses. Diba? So in everything that we do, we need to begin it with prayer. Amen. So yung prayer, so yung plano ni Kuya, anong pangalan ni Kuya na nasa Dunkin Donut? Si Kuya Alden. Oo, Kuya Alden. Let us begin with prayer doon sa plano mong New Zealand, praise God. Amen. If it is God's will, there you will go. Mauuna pa ang presensya ng Diyos doon. Amen. Para salubungin ka. Praise Amen. God. So in everything that we do, we need to begin it with prayer. Amen. Sabi pa niya dito, prayer changes us. Hindi ikaw ang magpapalit ng kalooban ng Diyos para umayon sa kalooban mo. Amen. Palagi itong nagiging biktima ang isang Kristiyano na mananalangin, ito ang kagustuhan niya, lagi siyang kumakatok sa pintuan ng Diyos, Lord, ibigay mo nga ito para sa akin. Hindi nga yan ang gusto ng Diyos para sa iyo. Pinapalitan mo yung kalooban ng Diyos nang dahil sa pananalangin. Sabi niya dito sa kanyang explanation, prayer changes the way we think. Not about ourselves, but it's all about God. Diba? Jesus' prayer was a lifeline and a bloodline with the Father. Everything Jesus did, He goes to the Father and depend on the Holy Spirit. Hindi tayo nagdedepende doon sa kagustuhan natin. Amen. Kasi kung sa kagustuhan lamang natin, ginawa mo pang Lord and Savior ang Diyos kapag ka ganun, di ba? So, when we have, the time when we have accepted the Lord as our Lord and Savior, alam niyo ang Lord, kapag kababalik tayo sa Hebrew, na Adonai, Adonai meaning Master, ibig sabihin, kung ano ang sinasabi ng amo, yun ang sinusunod ng empleyado. That is the relationship kapag ka Lord, kapag ka Adonai, sabihin natin sa Lord na siya ang Lord natin, talagang siya ang master natin. He Amen. Is our Adonai. Hindi yung baliktad na kung hindi mo ako papasahurin ng ganito kalaki, exitan kita. O Lord, kung hindi mo ako bibigyan ng ganito kalaking sahod, hindi na ako dadalo. Diba? Saan Panginoon pa ang tuturuan natin minsan? Oo. Kaya nga, mag-ingat-ingat tayo sa ating way of prayer. Diba? Hindi yung ang Diyos o kung ang kalooban ng Panginoon ang ating pinapalitan. Nawa mapalitan ang kagustuhan natin, palitan niya ng kanyang kagustuhan mangyari Amen. Sa buhay natin. Next point. Sabi pa niya dito, prayer sets you up. Prayer is the key to get you to be able to walk on water. Pay the price in sacrificing your time to pray. Prayer sets us up. When you are down in your life, mag-pray tayo para sa ganun, nakatayo tayo lagi.
hindi yung inaapang nyo, pagulong-gulong ka pa rin. Lumabang ka naman! Diba? Buhay, o nagka-clap si Daniel. Palakpakan natin ang Panginoon kapagkat ang Diyos ang siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan para tumayo. Amen. Hindi yung ating kakayanan, hindi yung ating personal na kakayanan or mga kagalingan, katalinuhan, tayo nakadepende. Kundi doon sa Diyos na nagbibigay sa atin ng kalakasan. At ano ang nagpapalakas sa atin? The joy of the Lord is our strength. Kapag ka napapanggitin natin ang Diyos habang tayo nananalangin, nagpupuri sa Diyos, lumalakas ang ating pananampalataya. Kaya kapag ka nanghihina po ako, kuya, pray. Marami po akong mga, nung naghatid kami kagabi ng mga dumalo sa gawain, na-meet namin sa daan ang isang ate na hindi dumalo. Sabi niya, pasensya na po, pas, hindi po ako nakadalo, maraming problema eh. Eh, ito nga dapat yung araw na nandun ka dapat sa church, bakit wala ka? Nagmuni-muni po ako sa labas. Doon ka dapat sa church, magdili-dili ng salita ng Diyos. Magdili-dilihan natin ang salita ng Diyos kapag marami tayong kapagsubukan, sapagkat doon tayo naliliwanagan. Amen. Amen. Now, sabi ng James, kapag ka sa kayo, o nagkukulang kayo ng karunungan, ask God's wisdom who gives Amen. Generously Amen. Na hindi nanunumbat. Amen. Diba? Prayer sets us up. Number four, prayer opens heaven. Dito tayo masyadong pumapalakpak minsan eh, kapag ka sinasabi natin na bubuksan ng Diyos ang durungawan ng langit at ibubuhos ang masaganang pagpapala, doon lagi pumapalakpak ang tao kapag ka ang nasa utak niya ay para makareceive ng malaking pagpapala. Well and good, kapag kami nibigyan tayo ng pagpapala, papaano kung hindi natin naantay-antay ang ating pong mga panalangin? Diba? It opens up heaven, hindi lang naman para tanggapin mo ang pagpapala. It opens the heaven para magbigay ka ng papuri at magpasalamat sa buhay na tinatamasa natin. Amen. Amen. Kasi nga kapag ka minsan sa buhay natin nagugulumihanan tayo, gulong-gulo at parang napakadilim ng ating mundo, ano, when we pray, it paves the way for the opening up of heaven, seeing the glory of God na nandun sa trono ng Diyos na nakatingin pa rin sa atin. The countenance of the Lord when we face troubles, nakatingin ang Diyos sa atin. Huwag nating hayaan na matalo tayo ng ating utak, ang ating kaisipan, na parang pinapabayaan tayo ng Diyos. Sapagkat, when we pray everything Jesus has done while on earth, He took time to always pray. He prayed to seek God's will, not out of desperation. Prayer shifts the atmosphere and opens heaven. Hindi yung last resort, sabi ko nga kanina, hindi lang last resort ang ating pananalangin na out of desperation, desperado ka na, at ito na ang pinakalas na resort mo, manalangin na lang, bahala ka na Lord. Minsan, yung panalangin na, Lord, ikaw na po bahala sa akin, na ganito, ganyan, ganyan, maging specific ka. Ito, isang personal testimony namin, noong nasa Riyadh kami, five years akong nasa Riyadh, at ang bahay namin papunta sa from Shimeshi to hindi ko na alam, papuntang Diqueo, it took us 30 minutes to travel, at nasa kanan namin yung Aramco. And noong nakita namin yan, alam mo ang sabi ng isa kong kasamang nagtatrabaho sa Makati dati at pumunta dito bilang kasama ko na accountant, sabi niya, alam mo John, sabi niya, ganito ang aking ginagawa nung nasa Pilipinas pa ako. Kapag ka may gusto akong puntahan, ma-applyan na company, nilalayhans ko ganyan, nanalangin ako. Gawin kaya natin, sabi niya, si Kuya Alan dito, na kapahay ni Kuya Stephen. Gawin nga natin. For 2 years, ganun ang ginagawa namin. Na pagka dumadaan kami doon sa Aramco sa Riyadh, pinapanalangin namin, Lord, one day dyan kami magtatrabaho. Lord, one day dyan kami magtatrabaho. Every day, morning and afternoon yan, every day na ganyan. Nagsawa na lang yung aming mga kasama sa loob ng van, kasi pang 15 na katao ang nasa loob ng van. Nagsawa na lang sila sa kakarehens na ganyan. Pero kami hindi. Mula nung nag-exit si Kuya Alan, pumunta na siya sa Rabig. Ako nung mag-isa, ganyan pa rin ako. You know what nangyari? Amen. When we
specifically pray to God what we really need. Hindi lang naman yung want eh. Diba? Okay, tama na na yung mga wants natin, may panalangin natin. But what we really need, doon sa puso natin, sabi ng Psalms na, the Lord will give the desires of our hearts. Diba? Kaya sabi namin noong 2014 na last day ko na ng trabaho doon sa Riyadh, May 31st, 2014, ipinanalangin ko pa rin habang papunta kami doon sa trabaho namin, pinanalangin ko pa rin, thank you Lord, answered prayer na ito. Diba? So, maaaring ganun din. Kaya kayo, kapag may mga ipapanalangin kayo, tingnan nyo na yung mapa. Oo! Ilay hands mo na yung globe, Lord, one day. Pagkakalooban mo, Panginoon, dito rin ako magtatrabaho ng mas maigi naman ang paraan ng pamumuhay. Diba? Ganon kabuti at ganon ka-faithful ang Diyos sa kanyang mga pangako. Last point, prayer fights for us. The devil trembles when we pray. When we don't pray, the devil will have access to our home, children, and so on. Just like going to war without using your weapon. Tama nga naman that whenever na nakakaranas tayo ng yung mga happy moments, ups ng ating mga buhay, minsan nakakalimutan na nating manalangin. Sapagkat hindi sa atin na mga bilang tao, kapag wala tayong kaproblema, minsan hindi na tayo nananalangin. Nakakalimutan mong manalangin sapagkat wala kang hinihiling sa iyong ama. Diba? Now, when we do not pray, we are giving the devil a chance to enter our lives. Amen. Diba? Kasi kapag ka hindi mo binabalot ang iyong buhay, ang iyong araw ng panalangin, you are giving space or door doon sa demonyo na makapenetrate sa buhay natin. Kaya maya-maya, bukas, makalawa, nananalangin ka na naman kasi nawalan ka na naman ng pera. Hindi mo naman na malaman kung saan napunta ang iyong 100. Nag-Starbucks ka pala. Nanlibre ka pa. Hindi man yun masama. Diba? Ngunit kung yung pagiging mawaldas natin ng pera ay nagiging hindi na tayo magandang steward ng Diyos. Diba? So, maraming mga kaloob ang Panginoon sa atin. Ngunit kung hindi natin namamanage ng tama ang mga kalooban na iyan at mga pagpapala na iyan, maaaring kuhanin muli. Amen. Parable of talents, yung binigyan ng 5, na napagkatiwalaan, dinagdagan ng panibagong 5. Yung binigyan ng 2, dinagdagan ng panibagong 2. Yung isang pinagkatiwala, ibinaon pa sa lupa, kinuha ng Diyos. Kung hindi natin bigyan ng chance ang Diyos na kumilos sa ating mga buhay sa pamamagitan ng panalangin, walang magagawa ang Diyos sa ating mga buhay. Amen. But when we pray in every breath, we are giving the Lord, who is our maker, every chance, every opportunity to change our lives. Amen. For the better. Amen. Tayo po ito mayong lahat. Maraming salamat, Panginoon.